12 days na talaga namin dito. Galing kami ng Guiuan Eastern Samar sa isla ng Manicani Island. Nag-camp out kasi kami dito dahil gusto namin makausap si Secretary Cimatu tungkol sa usaping pagmimina sa isla namin. Kasi nananawagan kami sa kanya na hindi na ma-renew yung MPSE doon. Ano na kasi yung ano doon, yung mining namin. Actually, expired na siya noong October 27 pa. Hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin sila. At siya, alam namin na may bago application na pinasa sila sa DENR. So yan ay aming tinututulan na hindi na ulit mabigyan pa ng permit ang HMC. Hinatuan Mining Corporation, yung pag-aari yan ng mga Samora. Yun. Eh, pinakikita namin sa pamamagitan ng barikin. Hindi talaga kami dito aalis hanggat hindi kami kinakausap ni Cimatu. So hanggang ay ilang days? Oo, magtitiis kami dito. Kahit mapalayo kami sa mga pamilya namin, kahit mano sa amin, titiisin talaga namin. Makuha lang yung aming mga, yung gusto naming mangyari. Ilan po ma'am kayo lahat dito ngayon? 26 kami lahat na nandito, galing kami ng Manicani. Iba-ibang pamilya pa naman? Iba-ibang pamilya, lahat kami. May mga pamilyang naiwan, mga anak at asawa. Pero tinitiis na lang namin dahil kailangan namin magsakripisyo para maipaabot sa ating Secretary DENR ang aming mga hinaing sa aming isla, na hindi talaga kami pumapayag na i-open ulit or magbigay pa ng MPSE doon sa isla ng Manicani. Hanggang ngayon ma'am, wala pang lumalabas pang DENR? Wala pa. Para kaming mga invisible dito eh. Hindi kami nila inaano. Ayaw ko kung anong plano ni Cimatu sa amin. Hindi kami inaharap. So ma'am, paano yung kabuhayan niya rito? Saan nagagaling yung mga pagkain? May mga supporters din kami na naawa sa amin. Nagbibigay sila ng aming mga pangangailangan dito. So paninindigan niyo ma'am yung sinabi niyo na? Paninindigan talaga namin. Dito kami, hindi kami alis hanggat hindi namin nakakausap si Secretary Cimatu. Hanggat hindi nalilinaw na mabigyan yung mga resulta kung ano yung mga hiling namin sa kanya. Hindi kami alis dito. Kahit anong mangyari.